As usual, rejected na naman ako ni William. I'll make sure na sa'yo pa rin ang bagsak niya. Ayokong mapunta siya sa kung sino-sino lamang. Don't tell me ganyan kababa ang taste mo sa babae. Ano kaya ang iisipin niyo kung kagaya niya ang mapangasawa ko? Pati si Tita Hazel, tinutulungan ako para makuha ko si William. It's just that ang hirap kunin ni William. I-vacuum mo ang lahat ng cuticles sa kwartong to. Huwag lang ang anak ko. O baka naman gusto mong mawalan ng trabaho. Ma'am, hindi po ko pwede mawalan ng trabaho. Dapat talaga iwasan ko na si Sir William. Ba sabi naman ni Sir William, gusto ka niya? Hindi naman totoo yun eh. Gagamitin mo si Ana Sandra para mapansin ka na, ma'am. Kahit gaano pa kabait yung mga kasama mo, eh, huwag ka pa rin magtitiwala ng husto, ha? Gabi-gabi na lang nag-iingay ang mga baboy nyo, ha? Ganyan talaga yung mga baboy kapag kinukulang sa pagkain. Marami na nakakapansin sa ingay mo. Naghahanap na dapat tayo na malilipatan. May pimple pala ako, hindi ba sinabi? Swerte niya, no? Siguro ko nakakaangat lang din ako katulad niya. Nabigay ko na lahat ng mga kailangan ng ina at itay ko. Sandra, gusto ko lang sana mag-sorry dahil sa ginawa sa iyo yung mama kahapon. Wala ho yun, sir. Okay lang ho. So, saan ba kayo uuwi? Ay, sir, actually, isang sakay lang po kami dyan. Malapit-lapit naman din po dito. Oo, oh, hatid ko na lang kayo. Ay, sige po, sir. Pwede na rin naman po yun. Sir, pasensya na po kayo. Mag-jeep na lang po kami. Are you sure? Opo. Okay lang naman. Sige po. Ana Sandra, sigurado ko ba? I can't believe this. Mukhang rejected ang anak ko ng isang attendant. Maybe that's what I like about her, ma. Hindi siya madaling bumigay kagaya ng ibang babae. Oh, siya pa ang choosy? Huh. Well, nagpapakipot lang yan. Pero eventually, anak, magiging lintayan, kakapit sa'yo, at uubusin ang dugo mo. Ikaw rin. Sana hindi mo na tinanggihan si Sir William. Tingnan mo, pumila pa tayo ng jeep. Sorry na. Alam mo, tansya ko talaga gusto ka ni Sir William. Biruin mo, gusto kang iangkas sa sasakyan. Oh. Ikaw talaga, Becca. Nilalagyan mo lang ng ibang kahulugan yung kabutihan ng tao. Hindi, alam mo, Ning, malakas ang radar ko sa mga ganyan. Tandaan mo, liligawan ka ni Sir William, tapos dahil pag nangyari yan, hindi tapos na lahat ng problema mo sa tatay mo. Tapos yayaman ka pa. Sagutin mo, ha? Ikaw talaga? Ayoko nag-jeep ulit. Nay, mukhang masarap po itong niluto nyo, ha? Naku, anak. Naayos ng tatay mo yung silang TV. Kaya ayan, kumita siya kahit papano. Talaga po? Pasensya ka na, anak, ha? Ito lang ang nakailangan ng tatay. Kailangan ko kasi bumili ng gamot para tuluyan ako gumaling. Para mas marami pa akong magawa. Naku, tay, kahit ano naman po ihain natin dito, eh, masaya naman po ako. Importante po sa akin, maayos kayo. Sabi sa inyo eh, unti-unti na pong nasusolusyonan yung mga problema natin eh. Alam nyo kung bakit? Kasi lagi tayo nagtutulungan. Ikay, kumain ka na. Huwag mo napasan yung sinay. Sige na. Sarap-sarap po. Oh, ito. Oh. Gulay.
Sige na, hindi ka eh. Nay naman. Tama na ko yung alak. Kumain po muna tayo. Huwag mo akong pakialaman, ha? Baka umamaya, magkasakit ako kayo niyan. Nay, si Itay lang po ang nawala sa inyo. Nandito po kami ni Nigay. Wisit ka! Ha? Ito ba yung papalaman mo sa akin? Hoy! Itong si Edmund mo? Ha, Enrico? Pasensya na po kayo sa akin, ha? Hindi po kasi ako normal. Kaya hindi po normal yung buhay natin. Anak, hindi mo kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ba nakwento na namin sa'yo kung ano nangyari? Hindi ba? Kung bakit ka nagigiawok? Dahil po sa nabaril ninyong awok, kaya po kayo ginantihan ng nanay niya. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan, ginawa ko na siguro. Para hindi ka nagdurusa ng ganyan. Tol! Ano na? Problema na kaya ni Sandra. Pati dito sa bahay, problema pa din. Mukhang bigatin nga yung maniligaw ni Ana Sandra, tol. Dapat lang naman siguro maghanap siya ng lalaking tutulong sa kanya. Hindi kagaya ko. Tol, hindi nga ako marunong pumorma eh. Anong buhay ang ipapangako ko sa kanya? Ito? Itong buhay na to? Tol, huwag mong sukuan si Ana Sandra. Malay mo! Ikaw pala type nun. Oh. Ikaw rin, baka maunahan ka ng pumuporma sa kanya. Oh. Tulong mo, pinaglolo ko. Pinag-usapan kanina sa board meeting na tumaas ng 50% ang kita ng Benitez Medical Group. Good job, Will. I truly appreciate all of your hard work sa kumpanya. Thanks, Pa. I appreciate your noticing that. Alam mo naman, si Ma lang naman yung walang tiwala sa akin dito, di ba? Uh-huh. Don't mind your mother. Yung paborito niyang anak sa Amerika, yun dapat ang pinagsasabihan niya. Leave Alec out of this. Nananahimik siya sa Amerika. Dahil ano, mas pinili niyang magtrabaho at magsilbi sa ibang kumpanya imbis na makatulong sa pag-manage ng sarili nating business. Buti pa tong si Will, tinutulungan ako. Dad, you know what? It's okay. It's okay. Alam naman natin, Mom doesn't like it pag nasasapaw si Kuya Alec. I don't care. Akala mo ba hindi ko alam tong ginagawa mo dito kay Will? Ha, Hazel? Pwede ba huwag mo siyang pinag-iinitan? He is also your son, hindi lang si Alec. Wala na akong sinabi. William is an asset sa kumpanya ko. Yes. Kaya kahit anong mangyari, hindi pwede mawala ang anak ko sa surgery center. Nagkakaintindihan ba tayo, Hazel? Yeah. Yes, Dad. Nako, Enrico. Bakit ka naman pumunta dito ng ganitong oras? Gusto ko lang po sana iatid tong pagkain para kay... sa inyo po. Para sa inyo po. Nandiyan mo ba si Ana Sandra? Tulog na siya eh. Sige, magpapahinga na rin kami, ha? Mukhang ingay po ng hayop yun, ha? Baka po may nakapasok sa bakuran nyo. Hindi, wala.
Ano ka ba naman, Enrico? Mga alagang baboy lang namin yun. Sige na, magpapahinga na kami. Sigurado ko kayo? Oo, salamat. Ah, Aling Belinda? Oh. Yung pagkain po pala. Tapos, paki-share na lang po kay Ana Sandra. Sige, salamat. Ay, sorry po sa nagawa ko sa inyo kagabi, ah. Hindi ko po kasi namalayan na hindi ko po nasarado ng maayos yung kulungan ko. Kaya nakalabas po ako, tapos nasaktan ko po kayo. Hindi mo kasalanan, anak. Mas mabuti nga ako nasaktan mo kaysa makasakit ka pa na ibang tao. Diyos ko, anya. Nasa labas pa naman si Enrico. Anak, sana naman sabihin mo mga kaibigan mo na huwag ulit pupunta dito. Natatakot kasi ako na baka isang araw malaman nila ang sekreto mo, eh. Hayaan niya po na, eh. Sabihin ko po sa kanila, huwag na lang po sila magpunta dito. Hindi rin pala kayo nag-uusap ni Ana Sandra kagabi. Ano mo, may check yung magulang. Sus! Baka naman si Ana Sandra mismo ang may ayaw na labasin ka. Bakit mo naman nasabi yan? Tol! Kasi may pumaporma na sa kanya. Kaya naman mangyari yan? Alam mo, sa tingin ko, lamang na yung pumuporma kay Ana Sandra. Mayaman siya, eh. Binadtrip pa na naman pala mama mo. Alam mo, pasalamat ka, kampi mo papa mo. Eh, kaya nga sigurado ako, hindi ako mapapalis ni mama sa kumpanyang to. Hindi na ba matatapos yung world war niya mag-ina? Eh, siya naman may kasalanan, eh. Kung ano ko ngayon, kagagawan niya. Eh, hindi naman siya titigil sa pagmamanipulate sa akin. So, ayan, sasakay ko na lang siya. Tara! Okay, let's go. Teka lang. Oh. Ano yan? Tara. Para kanina yan. Hi. I have something for you. Bigyan niyo po ako ng bulaklak. Bakit po? Hindi mo ba kayang patulan ni Alessandra yung mayaman na lalaki na yan? Di ba sabi mo mayaman? Papatulan niya yan. Ano naman laban ko dun? Ano? Magpapatalo ka? Kung ako sa'yo, huwag kang babagal-bagal. Ayun kung ayaw mo talagang mawala si Ana Sandra. Pero tol, to seryoso, ah. Mahal na mahal ko na si Ana Sandra, eh. Kung kami magkakatuluyan, hindi ko gagawin sa kanya ang ginawa ni AirPods kay Inay. Hindi ko siya iiwan, tol. Yun naman pala, eh. Sa kanya may kwento yan. Sa tingin mo ba, kaya niya akong patulan? Tara na. Sir, bakit niyo po ako binibigyan ng bulaklak? Wala naman siguro masama kung gusto kong pagandahin yung umaga mo. Good morning. Unless, of course.
unless may magagalit. Sir, pasensya na po kayo pero hindi ko po matatanggap yung mga bulaklak na yan. Sa iba niyo na lang po ibigay. Okay. Ayaw mo ba sa akin, Ana Sandra? Because honestly, I really like you. At kung papayag ka lang, nililigawan na kita. Hirap naman paniwalaan yun, Becky. Para lang siyang panaginip. I don't know. Maybe it's love at first sight. That's insane, William. Kilala kita. Paano po pag biglang may nangligaw po sa aking lalaki? May nililigaw na ba sa'yo? Umiibig ka na ba? Ha? Ha? Kahit ano talaga mangyari, hindi talaga ako maniniwala na magkakagusto siya sa akin. Isa pa, baka matakot lang yun sa akin eh. Bakit nangangain ka ba ng tao? Hindi ka naman nangangain ng tao, ah! Kapit kong umaasa at naniniwala si Ann Sandra na gusto mo siya. Hindi ba mas malaking problema yun? Kung kailangan ko siyang bayaran, gagawin ko rin naman yun. Sir, kung nangluloko po kayo, sana po itigil niyo na po. Hindi po magandang biro yun eh. Baka po makasakit lang po kayo. Hindi ba malinaw sa iyo ang layo mo kay William? Eh bakit ka ba naniniwala sa kanya? Wala ang karapatang magkagusto dahil dahil sa ako awok? Dahil nakakatakot akong hayop? Kung nasira yung elevator, nakakulong tayo dito. Sir, hindi po talaga tayo pwedeng makulong dito ng magkasama. Oh, bakit naman? Sisiguraduhin ko na hindi magiging madali ang pagtatrabaho niya rito. Hello, Belinda. Wala ang anak mo. May tao ba dyan?